Balita naman sa lalawigan. Napahagulgol ang mga kaanak ng mag-inang balikbayang pinatay sa Tayabas, Quezon. Eksklusibong pinuntahan ng News 5 ang bahay ng mag-inang biktima. Ayon sa ulat, na diskubring malapit sa hukay ang pinaniniwala ang hibla ng mga buhok ng mag-inang sina Lori Litada at May Motegi. Ilang hakbang lamang ang layo ng hukay na ito sa bahay kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen. Ayon sa ulat, ngayon palang nakuha ng mga naiwang kaanak ang abo ng mga biktima sa punerarya sa Lucena. Samantala, tatlong araw nang nawawala ang isang batang babae sa Angeles City sa Pampanga. Bago ang pagkawala ng 5 taong gulang na biktima, nakunan pa ito sa CCTV na tumatakbo sa may footbridge. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay karga na siya ng hindi pa nakikilalang isang lalaki. Sa video, kitang nakasombrero na rin at face mask ang batang nawawala. Kwento ng kanyang lola, napansin nila nitong bukas ang kanilang gate. Ayon sa mga otoridad, posibleng dayo ang huling nakitang kasama ng bata. Nag-alok naman ng 20,000 pisong pabuya ang mga kaanak ng biktima sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng bata. Nauwi sa gulo ang pagdaan ng isang motorsiklo sa bahay ng isang senior citizen sa Vintar, Ilocos Norte. Binundol ng rider ang senior matapos siyang pagbabatuhin ito. Sa malapitang kuha ng CCTV, kita ang kumprontasyon ng dalawa. Pero ilang sandali pa, paulit-ulit na binangga ng rider ang matandang babae hanggang sa napahiga na nga ito sa simento. Inaalam pa kung bakit namato ang nasabing senior citizen. Fed Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.